Huwag ka magpapakasal. Ayokong sa isang taong walang ibang ginawa kundi saktan siya ikasal. Napayoko ito. I can't, Franz. I need to marry him. Kailangan kasi... What? Nababalo ka na ba? Ano? Magpapakasal ka kasi kailangan ng kumpanya. Kasi kailangan ka niya para maisalba ang negosyo niya, ganun ba? Galit na wika ko. Nakita ko ang pagtutubig ng mata niya. I love him. Putik na pagmamahal yan, Riz. Pasigaw kong sabi. Franz, stop it. Mahal mo nga. Pero putik, hindi ka ba nagsasawa? Riz, for almost 4 years and counting, wala kang ibang ginawa kundi mahalan siya. Pero anong napapala mo? Lagi kang nasasaktan. Lagi kang umiiyak. Lagi kang malungkot. Naiiyak na sabi ko. Nasasaktan ako para sa kanya. Sa loob ng 4 na taon, saksi ako sa pag-iyak niya at paghihirap niya. Nakita ko umiiyak na naman siya. Napahilamos ako sa mukha ko. Pakibalik yung dating Riz. Napatayin siya sa akin. Hinuli ko ang mga mata niya. Ibalik mo yung best friend ko. Yung Riz na masayahin, yung matapang, yung mataray. Ibalik po siya, please. Kasi ayoko yung Riz na nakikita ko ngayon. Please bring back my old Riz because I miss her. I said, and may pumatak na luha sa mata ko. Matapos kong pahirin yon, tumalikod na ako at umalis. Ang huli ko lang narinig ay ang mas malakas na hugulhol niya. Nandito ako sa balcony nang biglang may umakap sa akin. Kahit di ko lingunin, I know it's her. My wife. Where is he? I ask her. Guest room. She's sleeping. I sighed. Then humarap ako sa kanya. I met her gaze. Pansin ko ang pag-aalala doon. Hinaplos niya ang pisngi ko. You okay? She asked. I smiled a little. I grabbed her and I kissed it. I really love her. A bit. I answered. She gave me a peck on the lips and hugged me. Don't worry, hon. Maaayos din ang lahat. She said, hugging her more tightly. I hope so. Sana nga maayos ng lahat. Naawa na ako sa best friend ko eh. Gusto kong tumulong pero wala akong magawa. Napatingin ako sa kalangitan. Lord, kayo na pong bahala. Alam ko pong may plano kayo para sa kanila. Kasalukuyan akong pumipirma ng mga papeles nang biglang bumukas ang office ko. Agad kong nakitang nag-aalalang mukha ni Dad. What happened, Dad? Bigla ay kinabahan ako. Where's Reese? Nakita mo ba siya? Napakunot noo ako sa tanong niya. Akala ko kung bakit. Hinahanap niya lang pala yun. No, I coldly said. How can you be so calm, Travis? She's nowhere to be found for 1 week. Nag-aalala na ako at ang mom mo. Napatas ng boses niya. Napangat ako ng tingin. 1 week? Kaya ba hindi ko siya nakikita? Come on, Travis. Hanapin mo siya. O di kaya kontakin mo. Di kasi niya sinasagot ang mga tawag namin. Tinignan ko si Dad at kita na talagang nag-aalala ito. I sighed. Ayoko man, nakaramdam din ako ng pag-aalala sa kanya. Okay, Dad. I'll call her. Then nakita ko ang paghiga ni Dad. Kinokong phone ko at denial ang number niya. Nag-ring maya-maya, may sumagot. Hello? Napakunot noo ako ng lalaki ang sumagot. Binaba akong cellphone ko para tingnan kung tamang na-dial ko at tama naman. Who's this? Cole na tanong ko. Franz. Walang pag-atubiling sagot niya. Napakayumang kamao ko nang marinig kong pangalan niya. Yeah, naalala ko kung sino siya. Where's Riz? I ask. Bakit? He said at nag-tiyat na ako. Just tell me where she is. She's sleeping, he answered. Mas lalo ko nag-tiyat sa narinig ko. Bakit sila magkasama at doon pa talaga siya natulog? Tell me kung nasan kayo, I will fetch her. He laughed sarcastically. No need, mas magandang dito na muna siya. Damn it! No, damn you! Nagulat ako sa pagmura niya sa akin. Halata ang galit doon. Damn you for making her fall for you. Damn you for making her cry. Damn you for making her sad. Damn you for making her life miserable. Damn you for judging her. Damn you for hurting her too much. Galit na galit na wika niya. Saglit ako natigilan. Nang mahimasmasay, biglang sumabog ang galit ko. Anong alam niya para sabihin sa akin ng mga yon? Wala kang karapatang sabihin sa akin ng mga yan. Wala kang alam. Mataas na rin ang boses ko. He laughed sarcastically again. May karapatan ako dahil ikaw ang walang alam. Wala kang alam sa mga nangyari kaya wala kang karapatang manakit. Remember this. Isang araw malalaman mo rin ang lahat. At pag dumating ang araw na yon, pagsisisihan mong lahat ng ginagawa mo. Then he hang up. Naiwan akong nakatulala. Inis sa binalibag ko ang cellphone ko. What happened, son? Dad. Tinignan ko siya. Nothing. She's fine, Dad. Please, Dad, iwan niyo na ako. I said. Di na ako nagtanong at lumabas na. Paglabas niya, binalibag ko ang lahat ng mahawakan ko. What does he mean pagsisisihan?
Hindi ba't si Reese dapat tumakaramdam nun dahil siyang nang iwan? Inis na napahilamas ako sa mukha ko. Inabot kong phone sa mesa ko at nag-dial. Good morning, sir. Detective agency, how may I help you? I need your service. I want you to find a certain girl named Reese Rain Elizabeth Villar. Kung ayaw kanyang ilabas, pwes ako maghahanap at kukuha sa'yo. Wait for me, Reese. Nandito ako sa pool at kasalukuyang nag-relax. Nakababa lang pa ako sa malamig na tubig sa pool. Nandito pa rin ako sa bahay ni Franz. Halos 2 linggo na ako dito. Nakatambay lang ako dahil wala naman ako makausap. Umalis kasi ang 2. Magde-date daw sila. Sinasama pa nga ako pero tinanggihan ko. Nakakahiya na. Ang tagal ko na nakakitira tapos sasama pa ako sa date nila. I smiled. Naalala ko kasi kung paano nagsimula yung love story ng 2 iyon. Biruin nyo, ang babaeng ipapakilala pala sa akin ni Franz nung 4th year college kami, si Sab din. Ang galing, no? Sa loob ng 5 taon, kahit ang dami nilang pinagdadaanan, sila pa rin talaga. Masaya ako para sa kanila at di ko maiwasang di makaramdam ng inggit. Kasi sila, kahit na ang daming dumaang problema, matatag sila at magkakasama nilang hinarap ang mga iyon. Samantalang kami, ako, I sighed, tumingin ako sa kalangitan. Namimiss ko na naman siya. Hinahanap kaya niya ako? Nag-aarala kaya siya? My mind asked. Of course not. Sino ka para mamiss at alalahanin niya? The other side of my mind answered. I smiled bitterly. Bakit ko nga ba tinatanong yon? Gayong alam na alam ko naman ang sagot. Ma'am Reese, may naghahanap po sa inyo. Napalingon ako kay Manang para sana tanungin ko sino yon nang matigilan ako. Ah sige nana, paiwan na po kami. Salamat. Pinilit kong maging kaswal ang boses ko. Tinanggal ko ang tingin ko sa kanya at binalik sa pool. What is he doing here? At paano niya nalaman ang lugar na to? 10 minutes for packing your things, he said coldly. Nasaktan ako sa kalamigan ng boses niya, pero di ko yun pinahalata. Tumayo ako at nilingon siya. I am not going anywhere. Natawagan ko ng tito at tumina ako ng leave. Next week pa ako papasok. So you can go, I said at tinignan niya ako ng matiim. Maya-maya lang nagdilim ang mukha niya. Napa-atras ako. When I said, pack your things, pack it, madiing sabi niya. Aminado ako, natatakot ako, pero ayoko magmukhang kawawa ngayon, so nagtapang-tapangan ako. Ayoko, I said. Mas darong dumilim ang aura niya. Bakit? Dahil nandito yung friends na yan, ha? Ganun ba? Baka nakakalimutan mo, fiancé kita. At ang friends na yan ay ikaw ang sisira sa pangalan ko. Nawika niya. Di na ako nagulat at alam niyang kasama ko si Franz. Aanhin mong 1 billion kung hindi mo gagamitin. Gusto kong umiyak pero ayoko sa harap niya. Ang sakit malamang nagagalit siya kasi ayaw niyang isang katulad ko nang sisira ng pangalan niya. Sasama ka ba? O pababagsakin ko ang negosyo niyang friends mo? Napangat ako ng tingin sa sinabi niya. No, he can't. Pinaghirapan ni Franz lahat ng meron to ngayon. He cannot just bring Franz down. Alam ko ang kaya niyang gawin ang sinabi niya. Napayoko ako at naiiyak na naman ako. Ano? Tumalikod ako papalayo sa kanya. Hindi ako iiyak. Kahit ngayon lang ayokong umiyak. Give me a minute. Then pumasok na ako sa loob at diretso sa kwarto para ayusin ang mga gamit ko. Luna na kami na sasakyan niya patungo sa condo unit ito. Nag-iwan na lang ako ng letter kay Sab at Franz na nagpapaalam na umuwi na ako. Alam ko mag-aalala ang 2 yon. Di ako tumawag dahil alam ko agad silang uuwi at pipigilan ako. Ayaw pa kasi nila akong pauwiin. Tahimik lang kami sa loob ng sasakyan. Walang umiimik sa amin. Nakatingin lang ako sa bintana. Sa susunod na aalis ka, magpapaalam ka nang wala ka nang istorbo. Napapikit ako sa pamilyar na sakit na naramdaman ko sa dibdib ko. Naramdaman kong nagigilid na ang luha sa mga mata ko. Bakit ba siya ganyan? I sighed. Napapikit na rin ako. Pasensya na kung nakaistorbo man ako. Don't worry, ito na ang una tuli kong pangistorbo ang gagawin sa'yo, I said. Nagpapasalamat ako at di ako bumiyok. Natahimik na siya. Ikinalma ko ang sarili ko. Naya-maya ay dumilat na ako. Malapit na kami sa kondo ko. Umayos na ako ng upo. Hindi ko siya tinitingnan. Nang kuminto ang sasakyan, nilingon ko siya. Salamat, I said, then bumaba na. Agad akong pumasok sa loob ng bahay at doon bumuhos ang luha ko. Inis na pinunasan ko yon. Damn it, Rain. Bakit ba iyak ka na lang ng iyak? Sa loob ng 4 taong hobby mo na yan na. Hanggang ngayon ba naman? Kausap ko sa sarili ko. Nakakainis naman kasi. Ang sakit-sakit tapos itong luhang to ay pang maubos-ubos.
Ines na sisi ko sa sarili ko. I close my eyes. Hanggang kailan pa ako masasaktan? Kasi hindi ko na alam kung hanggang saan pang kakayanin ko. Diba sinabi kong kailangan na yan ngayon? Bakit di pa tapos? Galit na sigaw ko sa sekretarya ko na siyang report na kailangan matapos ngayon. Nalbo kasi ni Pepper-Sent. Napakalaga ng report niyon kaya ganito na lang ang reaksyon ko. Nakita ko maiyak-iyak na to. Sir, enough with explanation. Finish it now, I said. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya. But sir, it's fine Daphne. I can handle this. Napalingon ako sa nagsalita. Then I saw her. Pansin kong maputla siya. Huwag mo siyang pagalitan, sir. Ako may kasalanan dahil late na ako nakapas yung ibang documents. Sabi niya nang di ako tinitingnan. Napakuyom ang kamay ko. Bakit di niya ako matingnan? Dahil ba sa fans na yon? So kasalanan ko kung bakit ka na late ng pass. Ganun ba, Villar? Matalim kong tanong. No, sir. I don't care about your explanation. I want you to finish that report now. Kailangan maagang maaga bukas. Nasa table ko na yan. But sir, hindi po kakayanin na ngayon lang to. Daphne, I don't care. Bahala kayo. Basta I need the report first thing in the morning. Then inayos ko ang mga gamit ko at lumbas ng office para umuwi. Time check, 12 a.m. I sighed. Sumasakit na ang ulo ko. Mula kanina nang mapagalitan kami, sinimulan na namin gawin to. Yeah, kasama ko si Daphne kanina pero pinauwi ka na. Ayaw pa nga niyang umuwi, pinilit ko lang. May asawa at anak na kasi siya. Pinauna ko na. Napasandal ako sa civil chair at hinilot-hilot ang noo ko. Pansin ko kanina pa ako mainit. Nakailang take na rin ako ng gamot. Pinatay ko na rin ang aircon dito sa office dahil giniginaw na ako. Gusto ko nang pumikit at matulog dahil masama talagang pakiramdam ko. Pero hindi ko magawang umuwi dahil di ko natatapos tong report. I sighed. Mula bumalik ako, isa lang ang napansin ko. I made him a monster. Napapikit ako. Yeah, nawala ang dating Travis na kilala ko. And he turned into a monster. And I am the one to be blamed for that. Dumilat ako at tumingin sa bintana. Then I saw sobrang dilim na sa labas. Gawa sa salamin ang bandang gilid ng office kaya tanaw ang mga bituin sa langit. Dahan-dahan akong tumayo pero agad ding napaupo dahil biglang umikot ang paningin ko. Hinilot ko ang sentido ko at tumilat. Nawala ng pag-ikot ng paningin ko. Tumayo ako at dahan-dahan naglakad patungo sa glass wall. I smiled when I saw stars. Ang dami nila at ang gaganda. Nakatitig ako sa kalangitan when a memory flashback. Tingnan mo ang daming stars oh, I said happily. Ang gaganda pa nila. Yeah, ang ganda nga, sagot niya. Nakangiting nilingon ko siya at nakita kong sa akin siya nakatitig. Natawa siya, dahil hinapit ang bewang ko at nilagay ang ulo ko sa balikat niya. Pag natumating yung time na magkahiwalay tayo, I want you to look sa pinakamaningning na star. Tinignan ko siya. Why? Humarap siya sa akin and smiled. Kasi pag nagkalayo man tayo, titingnan ko rin yon. Para kahit sa ganung paraan maging konektado pa rin tayo. Pinunasan ko ang tumulong luha sa mata ko. Ginawa ko. Sa loob ng 4 taon palagi ako nakatingin sa pinakamaningning na bituin. Ginawa ko kasi umaasa kung nakatingin ka rin nang sa ganong paraan maging konektado tayo. Pero tumingin ka rin ba katulad ko? Naging magkonektado ba tayo kahit sa mga bituin lang? I smiled bitterly. Of course, hindi. I sighed then bumalik na sa table para tapusin ang ginagawa. Travis, time check, 1 a.m. Kanina pa ako biling ng biling. Di na ulit makatulog. Ring! Hello? Umupo ako nung sagutin ng tawag. Sir, Lex po ito. Isa po sa mga security guard ng building. And? Tanong ko. Pansin po kasi namin di pa lumalabas si Ma'am Reese. 1 na po at bukas pang ilaw sa office at nasa parking pa rin ang sasakyan niya. Napatayo ako sa sinabi niya. Okay, salamat. Wika ko at nagmamadaling nagbihis. Ano bang iniisip niya? Magpapakamatay ba siya? Mabilis ako lumabas at maya-maya, tinataha ko lang daan papunta sa company. Good thing malapit ng konti lang yon kaya agad ako nakarating. Pagkahinto ko agad ako lumabas ng sasakyan, dumiretso ng elevator. Pinindot ang floor kung nasa ng office namin. Nang makarating agad akong lumabas sa tinungong office niya. Nakita ko, nakaawang ng konti ang pinto niya kaya agad kong binuksan yon. Then I saw her. Hinilot niya ang sentido niya. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Magpapakamatay ka ba? Hindi ko mapigilan na magtaas ng boses. Bigla siyang napalingon sa akin. Bakas ang pagod, tamlay, antok at pagagulat sa magandang mukha niya. Anong ginagawa mo dito? Nabigla niyang tanong. Nilapitan ko siya.
Alam mo ba kung anong oras na? Umaga na, Riz. Umaga na. Bakit di ka pa umuwi? Magpapakamatay ka ba talaga? Bulyaw ko. Nakita ko ang pagdaan ng kung ano sa mga mata niya. Pero saglit lang yon dahil bigla naging blanco yon. Tinapos ko lang kasi yung report na kailangan mo. Yung report na kailangan mo na yun, diba? So pinauwi ko na si Daphne at ako na lang ang nagtuloy tumapos. Wika niya at may kinuha. Maya-maya inabot niya na yun sa akin. Pero hindi ko yun tinanggap. Nanatili lang akong nakatitig sa kanya. She sighed. Iwan ko na lang to dito para... I don't care about that. Biglay sabi niya at kinuha yung folder. Inihagis akong saan. Nakita ko ang pagkagulat niya kasabay ng galit niya. Ano bang problema mo? Ang sabi mo kanina, kailangan mo yung maagang maaga na wag iuwi yun nang di tapos. Travis, sinunod ko naman na. Di ako umuwi hanggat di tapos yan. Ayan, gawa na. Okay na, tapos na. Ano bang kinagagalit mo? Galit na wika niya. Kita ko ang pamamasa sa gilid ng mata niya. Umiwas siya ng tingin at kinuha mga gamit niya. Akmang lalampasan niya na ako nang hawakan ko ang braso niya. Let's go. Uuwi na ako. Pagod na ako. She said. Iahatid na kita. No need. Kaya ko. Ayoko maging istorbo na naman. She said at akmang babawiin ang kamay niya nang higpitan ko ang pagkakahawak nun. Please. Pagod na ako. Patulugin mo naman ako kung di umiiyak. Kasi nakakasawa na eh. Nakakasawa ng iyakan kagabi-gabi. So please, huwag mo munang ipilit ang gusto mo. Ibalato mo na sa akin ang araw na to. Huwag mo muna akong saktan, please. Just let go. Di ko alam pero nakaramdam ako ng takot sa narinig ko. Binitawan ko siya. Humakbang na siya pero nakakadalawang hakbang pa lamang siya. Natumba na siya. Mabuti mabilis ang reflexes ko kaya agad ko siyang nasalo. She fainted. Hilawakan ko ang pisingya para sana gisingin siya nang may mapansin ako. Hinipo kong naonya at ganoon na lang pag-aalala ko nang maramdaman kong napakainit niya. Tinapik ko ang pisngi niya. Reese? Hindi siya sumagot. Tinapik ko ulit siya pero ganoon pa rin. Binuhat ko siya at sinakay sa elevator kahit ayoko. Nag-aalala ko. Paglabas, nagdiretso ako sa kotse. Nilagay ko siya sa backseat at maingat na inihiga doon. Maya-maya tinatahak na namin ang daan papauwi. Daan-daan ko siyang inihiga sa kama ko. Yeah, inuwi ko siya sa bahay ko. Hindi sa pad, kundi sa bahay ko talaga. Inalis ko ang sapatos niya at inayos ang damit niya. Hinipo kong noon niya at pansin kong napakainit pa rin niya. Inayos kong kumot at hininaan ng aircon. Lumabas pa ako ng kwarto para magluto ng soup at kumuha na rin ng gamot. Habang hinihintay maluto yung soup, pumunta ako ng CR para kumuha ng palanggana at bimpo. Nilagyan ko yun ng maligamgam na tubig at iniyakit sa taas. Nilapag ko yun sa bedside table at binalikan ko yung niluluto ko. Nang mapansin ko ang luto na iyon, agad ko itong sinalin sa isang lalagyan. Kumuha na rin ako ng gamot.